Sino po dito yung matagal na si Hapro? Si Ma Girlie, si Tita. Ito, nakikita na ito dati sa Cavite, tama? Cavite ba o Paranaque? Quezon City. Quezon City. Saan nangunguha po siya? Ay, tama! Kasi nag-demo ko sa Quezon City. Yan ang Tito Lobby. Okay, yun. Tama, attend sila nun. Okay. Natatandaan mo. Ayan. Ang topic ko po is product and marketing orientation. Sige po, pasok po kayo. Palakpakan natin si Sir Chris Rocha. Isa po sa... millionaire. Top 4. Multi. Million. Nakita nyo ba na si Sen magkano kinita? Yes. Magkano? 1 million. 9. Total? 9. 9 million. Palakpakan naman natin Sir Chris. Chris. Pala Chris. May Chris, may Chris. Okay? Mga yayamanin. Okay? Okay po. Pakilala ko po sa inyo yung ating kumpanya. Ang ating pong company is Health Wealth International Corporation. Hindi, health is wealth. Okay po? Health Wealth USA. Established March 18, 2006. And formally opened March 30, 2006. Ilang years na? 18. Going 18 years. Sino nga atin ang anniversary? Lahat. Okay po, kasi sa 18 years, magkakaroon tayo ng raffle. 18,000 pesos at isang brand new car. Sino gusto nang sasakyan? Yes. O yung mga hindi nagtas na kamay, ayaw nyo. Sige. Maglakad kayo habang buhay. Joke lang, meron lang. Ang sarap kasing mangarap na magkaroon ng ganito. Eh, makuha mo ito libre. Ito talaga swerte talaga kung sino mapupunot. Pag marami kang entry, mas malaki yung chance. O, ibig sabihin, kung marami kang nabentang bag, marami mong nabiling bag, mas marami yung raffle entry mo. Yes! Sino yung maraming nabiling bag this year? Ilang bag? Personal? 378 na raffle entry. Grabe! 378 raffle entry? Nakapertingan niyo? Kasi ako 300 pa lang yung raffle entry ko eh. Wala ka na chance namin, no? Kasi masipag po kami. Okay! Our vision is to change lives the healthier way every day. Sino yung gustong magbago yung buhay? Yes. Yung mga hindi nagtaas, contento na? Yari kayo sa akin. Ulit, bigyan ko kayo ng chance kasi nakatingin si Lord eh. Tama ba? Yes. Tama? Okay. Sino yung gustong magbago yung buhay? Yes. Di ba? Kailangan patakutin eh. Mayroon magtaas eh. Totoo po kasi ito. Health wealth will change your lives. Healthy ka na, wealthy ka pa. Okay, ang mission natin, to equip and inspire people to create a life of self-worth and financial security while providing them with a training. Gusto nyo ba training may bayad? Di ba ayaw nyo? Dito ba sa health wealth, libre yung training. O, kainin mo yung barley to, see? Okay. Pag may nag-ring na cellphone ha, ipaparapol natin ha. Okay lang ba? Mga wala pa cellphone, nasan ko? Wala pa cellphone kayo ngayon. Ito yung president natin, si Ma'am Victoria Tactaran Spiritu. Degree holder in AB Economics. Owner and Chief Operating Officer ng InHisTep Marketing. Food Industry Staff Holders and Director. Franchise holder of several outlets of Jollibee Food Corporation. Mayaman o sobrang yaman? Sobrang yaman. So, ibig sabihin ang kumpanya matatag o sobrang tatag? Sobrang tatag. Okay. So, habang buhay may health wealth, tama? Yes. Yun yung ating pinanghahawakan. Kasi, imagine yung owner natin, hindi na naman niya kailangan ito eh. Pero bakit niya ginagawa? Kasi nga, yung vision nila, tsaka yung mission. Ang ganda. Para sa atin, para pro people. Okay? Ngayon, sino dito yung pumunta dahil may karamdaman? Sino dito yung pumunta? Ulit ito. Sino yung pumunta dito dahil may sakit? Kaya ma'am, ano pong sakit niyo? Kuan? Guiter. Ano po? Guiter. Guiter? Kaka-opera lang. Wala yung boses. Okay po. Sino yung dito yung pumunta para matutong mag-negosyo? Maraming mga mukhang pera. Negosyante. Okay.
mas maraming gusto magnegosyo. Okay? Ito, pag-usapan muna natin yung mga sakit. Okay? Si ma meron siyang sakit. Wait lang. Sino dito yung nag-high blood? Kunti ka nag-class kanino. Diabetes. Meron din. Insulin. Arthritis. Wala ko, tatasun si ma. Pinakyaw na. Rayuma. O sige, pag-usapan natin lahat yan. Lahat po kasi ng sakit, ang major cause is chemicals. Alam niyo po ba kung ano yung chemicals? Yes. Alam niyo po? Ano ba yung chemicals? Nakukuha sa mga pagkain. Tama. My point. Yung tinig ba chemical? Nakukuha sa pagkain. Joke lang. Okay. All chemical, all diseases are caused by chemicals. Okay po? Malinaw. So lahat pala ng sakit galing sa chemical. Tanong, anong alusan mo kanina? Ma'am, ikaw na. Tayo ka po. Okay, tayo ka po, tayo ka po. Ano pong alusan mo kanina? Ano? Yung sinangag ng alusan. Ano pong ginamit ng mantika? Yung ano? Yung may label o yung wala? Yung walang label. Okay. So, okay. Ano pong ulam? Isda. Ano pong ipinalahok niya sa sinangag? Yung bang may magic? Wala. Ako din naman. Bawas na yung chemical. Ano pong pinatulak nyo? Tubig. Kala ko yung katabi. Okay. Kung alam lang daw natin na lahat ng sakit ay kayang mapagaling ng proper nutrition, hindi kayo magkakasakit or mape-prevent yung sakit. Sino may sabi? Si Dr. Thomas Pais. Doktor po yung may sabi niyan, hindi po ako. Malinaw? Yes. Ang sanhin ng sakit, chemical. Pero siya, meron ako nakita dito pag palang may sakit na. Diba meron ganon? Madami din sa kinakain na nagbubuntis siya. Meron naman case, meron sometimes congenital. Or pagkaanak, may something wrong na sa pagsilang pala. Ibang cases naman po yun. Okay. Why people get sick? Bakit nga ba nagkakasakit ang tao? Sabi natin sa chemicals. Kaya lang paano? Ito po yan. Ito po yung katawan natin. Ang katawan natin para mabuhay, tatlong bagay lang yung kailangan niya. Water, nutrients, and oxygen. Okay po. Water, nutrients, oxygen. Tatlo lang. Kaya lang sa panahon ngayon, yung tubig mo, tanong, sino yung umiinom ng tubig gripo sa panahon ngayon? Wala na. Lahat, inoproseso. Para matanggal yung mga bakterya. Yung pagkain po natin, lahat ba may chemical? Yes. Sino yung mahilig sa Jolly Jeep? Jolly Jeep. Sino mo mahilig? Uy, mga kids. Sino mo makain ng chicken? Yung masaya. Chicken joy. Lahat. Lahat yan, no? Hindi natin na... Wala naman naka-live, no? Okay. Lahat yan may chemicals. O yung hangin. Sino yung commute? Tapos mga kamay. Sino yung nag-commute? Huwag kong mahiya. Commute. Ibig sabihin, alam niyo po ba yung commute? yung namasahe ka. Wala pa kasasakyan kasi. Okay. Magtawitos. Mahirap po ba mag-commute? Yes! Real talk lang tayo. Mahirap mag-commute. Mausok? Mausok. Dahil katabi ka, nakataas yung kamay sa kaki. Pollution. Pagligan mo ganun, nakapalig mo kapabalik. Ang tawag doon, chemicals. Yan yung cause ng mga sakit natin. Anong nangyayari? Pag sobrang dami na ng chemicals sa katawan. Okay, anong nangyayari sa chemicals? Yan yung nagiging toxins. Kaya yung katawan mo, pag sobrang dami na ng chemicals, ibig sabihin yung katawan mo, toxic na. O kaya may tinatawag na toxic goiter. Tama po? So, sa sobrang dami ng toxins, yan yung nagiging free radicals. So, free, libre po yan. Gusto niyo po? Free radicals. Yung free radicals na yan, yan yung umaatake sa katawan mo or sa cells mo. Kaya nasisira. Sino kong gustong masira? Ang katawan, wala naman. Wala naman may gusto.
Kaya lang, malaya siya, kaya free. Kasi pumapasok yan sa katawan natin nang hindi mo namamalayan. Free radicals. Anong gagawin ng free radicals? Sila yung mga bad cell na umaatake sa cell mo para mag-malfunction. Pag nag-malfunction yung cell mo, dyan na nagsisimulang ma-damage dyan. Pag ma-damage yung cell mo, pag weak yung cell mo, dyan na papasok yung iba't ibang klase ng sakit. Okay? Malinaw po? Yes. So, ayaw nyo na ng free radicals. Iwasan na natin. Yes. Kaya lang, hindi po talaga natin may iwasan. Kasi, nasa pagkain, nasa tubig, nasa hangin. Pwedeng iwasan. Huwag kang kakain. Huwag kang hininga. Huwag kang iinom. Kaya, napakahirap iwasan. Okay po? So, anong kailangan natin gawin para maka-prevent? Okay, tingnan niyo kung mabuti. Kailangan palakasin mo yung immune system mo. Eh sir, ang ulam ko kanilang umaga, sardinas. Nutrients meron ito. Pansin nyo ba yung sardinas? Ilang taon na sa lata, hindi nasisira. Pero ang sarap pa rin. May preservatives. 2 years na, hindi pa nasisira. O pansin mo yung presya isda, iwan mo lang dyan ng ilang oras sa ibilasa. Kasi natural. Walang chemical, walang preservatives. Kakain ka pa ba ng sardinas? Nakakatapak, no? Diba? Totoo naman eh. Instant noodles. So, alam nyo na, instant yan. Instant. Ibig sabihin, madaling lutuin. Madali din yung buhay mo doon. Instant din. Okay. So, ang ginagawa ko ng mga produkto natin is complete nutrition and detox program. Pag sinabi complete nutrition, simula ulo hanggang paa, ibibigay yung nutrients na kailangan ng katawan mo. Lagpas pa. Sobra pa. Ang matindi niyan, yung dumi na meron ka sa katawan, ilalabas. Yun yung detox program po natin. Sikat na sikat po ngayon yung barley grass. Sino yung nakarinig na ng barley grass? O ngayon nyo ba lang narinig? Okay. Yung barley grass po, linawi ko, hindi siya gamot. Kaya lang, ang dami pong patotoo na natulungan gumaling sa pamamagitan ng ating green barley. Ang green barley po kasi is kumpletong pagkain. Hindi lang siya basta food supplement. Kumpletong pagkain yan. Organic and natural. Pag sinabing organic and natural, ibig sabihin po, wala yung pesticide, wala yung insecticide, wala siya yung mga ibinubudbud na mga abo-abo, no? Naturally grown siya. Kaya siya organic and natural. And recognized by science as the most. Pag sinabing most, pinaka. Yung barley grass ang pinaka-sustansyang halaman sa buong mundo. Okay, malinaw po. Barley na, hindi wheat. Barley, ang pinakamasustansya. 37 times mentioned in the Bible. And meron tayong US FDA health claim. Pamilya po ba sa US FDA? US means United States. FDA means Food and Drug Administration. Health claim is patunay na nakakapagpagaling. May nakatutulong sa pagpapagaling mo. Pag sinabing may health claim po, ang isang produkto, ibig sabihin pinag-aralan at napatunayan. Okay po? Malinaw po tayo doon? Nakakasunod? Yes. Yan. Ang barley po kasi, pinag-aralan ni Dr. Hagiwakayan. And he found out na yung barley ang nag-iisang pagkain na kayang suplayan ang kailangan na nutrisyon ng katawan natin. Kahit baby, buntis, hanggang pinakamatanda. Pwede po yan. Marami namang ibang halaman na rich din sa vitamins, sa minerals. Kaya lang, wala po siyang katumbas. Ang green barley. So, mapapansin nyo, ang daming ibang brand ng barley ngayon. Pero, iba yung health-wide green barley. Siya yung pioneer ng barley grass dito sa Pilipinas. Proud ba kayo? Yes! O pansin nyo, wala tayong commercial, pero sikat-sikat yung tutok natin. Yes. Wala tayong ginagamit ng artista.
Yung speaker po mukha lang artista. Yan. Yan po si Dr. Hagiwara. Pinag-aralan niya po 400 different green plants. For over 13 years. Matagal niya pong pinag-aralan. At ang napatunayan niya po na young barley grass ang one of the most nutritionally balanced food in nature. Okay po. Again, doktor po ulit ang nag-aral. Japanese scientist. Siya po ay scientist, doctor, inventor, pharmacologist, and entrepreneur. Magaling po ba siya? Yes. Matalino? Okay, pag sinabi ng, pag may nagtanong ng sinyo, di ba minsan nagpapa-hospital tayo? May doktor tatanungin, oh, ano inin mo? Green barley. Kasi minsan ganun eh. Experience ba? Doktor, doktor din po ito. Ikumpara niyo, magsasabihin niya. Ito, 13 years pinag-aralan. Sila, minsan hindi ba nila kabisado yung produkto natin. Pero karamihan po ngayon ng mga doktor, pinopromote na din yung green barley. Maraming sasama natin. Nina po, Dr. Elisa Capio, si Ma'am Jolanda, si biochemist. Marami na po. Si Dr. Ethel, diba? Marami na po nagpo-promote. Yan. Ito po yung sinasabi kong biblical ang ating green barley. Sino po yung nakakaalam ng feeding of 5,000 people sa Bible? Alam mo yun? Yun yung miracle. Tama? Miracle nila ni God. Ang ginamit na tinapay doon is barley loaves. Limang tinapay na sibada at dalawang isda. Okay? Yung sibada sa English, barley. So, it's miracle food din po, yung green barley. Tingnan nyo po, limang tinapay, ipapakain sa 5,000 katao. Tingin nyo, Kasia. Sa panahon ngayon, Kasia, limang tinapay. O dito pa nga lang, limang tinapay, dito pa lang sa una, kulang na. Miracle food, yung ginawa. Get 2 Kings chapter 4, 36 to 44. Get some barley meal, throw it in the pot, and kill the poison. Ito yung panahon ng taglason. Yung nangangalap sila ng pagkain para makainin yung mga kasamahan, kaya lang may isang halaman na napahalok na nakakalason. Sa panahon ito ni Prophet Eliseo, kung time na yun. Alam niyo po, nung nalason, walang ibang ipinakuha kundi barley grass para mawala yung lason sa palayok. Inhalo lang. Sa panahon ngayon, tingin mo, alin yung palayok na puno ng lason? Diyan natin. Diyan. Diyan lang yung kay sir. Ang katawan. Katawan natin. Katawan. Okay. Yung katawan natin, puno-puno ng lason. Tama ko. So yung barley, yung pangtanggal. Ng lason. Ano lang, logically speaking. Kasi yung katawan natin, puno. Okay, may kasi. Puno-puno na ng lason. May naiisip pa ba kayo na ibang pantanggal ng lason sa katawan? Bukod sa barley? Lala. Meron. May ginagamit. Ang tawag na doon sa kausap namin kahapon, biotic daw eh. Biotic. Antibiotic. So, di ba? Yun yung gamit sa panahon ngayon. Pero, may harmful effect. Ito, natural and organic. Deuteronomy chapter 8, 7 to 9. Sino yung naniniwala na may magandang buhay sa kabilang ibayo? Sa kabilang buhay, sino naniniwala? Okay. Yung iba po, dito, gusto nyo, dito na lang kayo, maghirap. Kasi po, doon po sa promised land, doon ka po hindi maghihirap. Nakasaad po doon, Deuteronomy 8, 7 to 9. Bitin po ito eh, putol. For the Lord God is bringing you into a good land, a land of wheat and barley and honey and falls. Basta marami, yung lupang pangako yung binabanggit. Good news. Kasama po ang barley sa lupang pangako. May katutupa po yan. At doon, hindi ka maghihirap. Sino gusto makapunta po doon? Una na po kayo. Huwag muna, mag-party muna tayo. Alam na sa inyo.
Ayan, doon na wala. Pamberly. Masuyo ko. Ibig mong sabihin, scientifically speaking, and biblically speaking, nagtutugma. Nakuha niyo po, nagtutugma yung barley sa science at barley sa Bible is parehong ginamit as food and medicine. So sa panahon ngayon, parang ibinabalik na lang. Pabalik na rin tayo sa unang panahon. Pagkatagal-tagal, wala na po tayong suot. Gusto niyo ba? Joke lang. Okay, ang green barley po natin, merong like enzymes. Pamilyar po sa enzymes. Ang enzyme po, scientific, biological catalyst siya. Sa madaling salita, siya yung nagpapabilis ng epekto. Speed up chemical reaction sa katawan natin. Like for example, easiest example kasi yung motorcycle na may spark plug. Yung spark plug, siya yung pinaka-enzymes para bumilis yung takbo ng sasakyan or ng motor. Ganun din yung enzyme natin. Good news, meron tayong mga enzymes na kabilang dito. Okay, 100 plus enzymes. Unang-una na sa listahan natin, ito po, tandaan nyo, para kapag nag-present po kayo, magagamit nyo po ito. Yung superoxide dismutase. Pakisabi nga po, pakibasa. Superoxide dismutase. Sabay-sabay po, isa pa ulit. Superoxide dismutase. Superoxide dismutase. Ang function po ng enzyme na to is to remove toxic substance sa katawan natin and even from ourselves hanggang sa pinakahimay-may ng katawan natin, kaya niyang tanggalin yung mga toxins. Maganda po ba? Yes. SOD. Tapos, nakarinig na ba kayo ng pamilya na yan? Yung nanay ika may diabetes, yung anak nagka-diabetes, yung apo nagka-diabetes. Pero kaya nun? Yes. Sabi, yan ika'y namamana. Apo, hereditary, genes. Good news. Kasi yung SOD po, nagre-restore function and repair ng DNA. Or deoxyribonucleic acid. Less active. These properties can lead to reduced risk of cancer and other serious diseases. DNA. So natutulungan, kung ganun yung paniniwala, sa totoo lang po, ang diabetes hindi naman namamana. Okay po, kung magkaiba kayo na kinakain, possible, example, yung isa mahilig sa mga matataba, matatamis, maaalat, siya pwede. Pero kung yung isa, yung anak, halimbawa, healthy living, magkakadiabetes na siya. Tapos umiinom siya ng barley, yung isa hindi. Diba? So, hindi manamana, nag-agree na kayo na hindi namamana. Okay, nakukorek din kasi anti-aging enzymes which slow down the aging process. Nakakabata po yung SOD. Yan yung enzymes na nagpapabagal ng pag-edad ng tao. O, tingnan mo yung katabi mo. Pag medyo... Uy! Milk of barley. Para naman gumata ka kasi pag nagpe-present ka sa mga client mo, sa'yo pa lang makikita lang na maganda yung produkto. Tama ba? Yes! Yung pupunta ka sa customer mo na pag-aura mo pa lang, bibili na. Gusto niyo ba ng ganon? Pagkita pa lang sa'yo, ang dating, ang ganda ng produkto nito. Kasi ang fresh. Yeah? Ang fresh. Tapos kissable lips. Oh, napakagat si... napakagat si Sir Sarabi. Okay, joke lang. 2-OGIP. Vitamin ng skin. Ang ginagawa po niyan, prevent oxidation. Isa pa po, yung vitamin E natin. Kasi maraming brand ng vitamin E, tama? Maraming mga commercial pa sa TV. Yung mayroon. Mayroon. Di ba? Maraming ganun eh. Ito po, 2-OGIP. Matatagpuan din siya sa green barley. Vitamin siya ng skin. Okay po. Makakatulong din yan, yung 2-OGIP natin, yung sa halimbawa, mahilig kang magsasyat, mag-inom-inom ng mga alak, nakakapag-prevent po siya ng oxidation of alcohol. So, ibig sabihin, kung nag-inom ka ngayong gabi, tapos kinabuka, pagkatapos mo mag-inom, barley. Uminom ka ng green barley, mawawala yung ano, hangover.
mas marami kang may inom. Lasing ka ngayon. Kagkagawiran mo, may parlay naman eh. Pero mapasama yun. Then, has anti-inflammatory property and anti-ulcer property. Kapag sinabing anti-inflammatory, yan po yung nakakatulong siya para hindi mamaga. Yung halimbawa, may arthritis ka. So yung 2-OGIP may anti-inflammatory property and anti-ulcer. Kaya pansin mo, iniinom natin yung green barley every stomach. Yes. Pero hindi ka nakakaramdam na parang may something na kahit di ka kumain, hindi ka uulcerin. Okay po? Every stomach po, best inumin yung ating green barley. P4D1, sino po dito yung irregular menstruation? Normal ba lahat? Yung minsan lang nag-lahe sa isang taon. Kasi yung case lang kami yung babae, may PCOS. Wala naman. So lahat normal. Okay po. Yung P4D1 po, siya yung nakatutulong sa reproductive organ ng babae at ng lalaki. Okay po. Suppresses inflammation of the oral cavity also, dermatitis, as well as laceration of the stomach. Ideal anti-inflammatory agent, its effects measured stronger than steroid and non-steroid drugs. Yan. So, yung mga cases po kasi na PCOS, yan yung karamihan sa sakit ngayon ng kababalihan. Nahirap silang mag-mens, hindi magkaanak, hindi makuntis. Yan po yung natutulungan ng T4D1. Sa lalaki naman po, nagdadagdag siya ng sperm count. So, kung may mga kakilala po kayo, na hirap pagbuntis, hirap pag nagme-mens, makakatulong po yung green barley natin because of T4D1. Yan. Chlorophyll. Ito madalas nating naririnig since elementary. Siya po yung dugo ng halaman. Okay po? Chlorophyll, nag-i-improve siya ng anemic condition. May narinig na ba kayo sinalina ng dugo kasi kulang? Ibig sabihin, kulang siya sa chlorophyll. Stimulates hemoglobin production. Makakatulong yung chlorophyll para madagdagan yung hemoglobin mo sa katawan. Pansin nyo yung nagda-dialysis. Laging kulang ang dugo. Tama po. Laging after dialysis, nire-require magsali ng dugo. So makakatulong po yung green barley natin sa mga dialysis patient. Next, provides iron into organs. Kasi lahat ng organs natin, dinadaanan niya ng dugo. Ang iron is vitamins ng dugo. Sino yung, di ba minsan pag kulang ka sa dugo, binibigyan ka. Pero sulfate. Iron yun. Yun yung ibig sabihin po naman. And purifies the liver to prevent liver cancer. Yung mga fatty liver, nililinis po yan. Chlorophyll po yung ingredients or enzyme na makakatulong doon. Then, has anti-inflammatory properties. Madami pa, cleans digestive tract kasi high in fiber. Improves blood sugar level, resists bacterial food, help remove scars in the lungs. Meron po kaming case yan, kasama ko po sila. Itatayo na po kayo ni Kuya. Sila po, mga taga-Bataan. Meron po kaming client, si Pastora Miriam, na may fibrosis siya. Mayroong malaking peklat sa baga. Sobrang laki. Alam niyo po kada may magsalita siya ng isang word lang, uubuhin na siya. Every word na nagsasalita siya, ganun din karami yung ubo niya. Pero with the help of our green barley, nawala na po yung matindi ubo niya. Ganun po ka-powerful yung produkto po natin. Siyempre, unay Diyos, pangalawa yung ating produkto. Yan. Yan po, ito po yung ating flavor. Unang-una po yung green barley tropical. Pangalawa po is, ito pong list of nutrients found in green barley. Meron tayong 68 micronutrients. Sa tingin nyo po, kung iti-take nyo po ito sa labas, na nakatabletas isa-isa, kaya po bang inumin? Hindi. Anong mangyayari sa'yo? Overdose. Oh, ang worst, pwede kang mamatay. Pag sinabay mo yan ng inumin ng nakakapsul or synthetic. Dito po sa Health World Green Barley natin, lahat po ng ingredients na natural. Kaya tayo walang overdose and walang underdosage.
Okay po, yan po kasi yung content. Sinubukan. Kasi ang isang produkto, bago ilabas yan sa market, kailangan po i-test muna. Okay po? Siyempre, hindi naman agad i-test yan sa tao. Tinest po siya sa mouse. Yung mouse po, in-expose sa cancer. Ito po unang daga, tinest sa cancer, pero hindi pinainom ng green barley. Mabilis po siyang nanghina at namatay. Yung pangalawang daga po, in-expose sa cancer, tapos pinainom ng barley after ng experiment. 2 times faster yung recovery rate. At yung pangatlong mouse po, bago i-expose sa cancer, pinainom na. At pagkatapos ma-expose, pinainom ulit. 3 times faster yung recovery rate. Meaning, yung green barley natin is cancer prevention. Maganda po ba? Yes! Yan po ang naggawa ng test po, si Dr. Hagiwara at si Dr. Hota. Yan. Ayan po, gumalaw na yung daga. So, ano yung gagawin ng green barley sa katawan natin? Additional clarity of thought. Meron ba kayong nakilala na laging stress, daming problema? Makakatulong po yung green barley sa totoo lang. Kasi, pag clear yung mind mo, nakakatulog ka ng masarap. Nakakapag-clarity po. Nakakatalino din. Sabi mo sa katabi mo, inom ka. Inom ka. Kailangan mo yan. Okay. Next, sexual energy. Subukan-subukan na po yan. Biro lang. Sexual energy. Kasi nga, di ba sa T4D1, nakakagana kasi malinis eh. Pag madumi, baka hindi na yan magpa-plug ceremony. Walang halong mali siya. Pansin niyo yung mga diabetic patient, ayaw na tumayo. Totoo, totoo. Di ba? Kahit anong gising mo, ayaw. Pinalo mo na, ayaw pa rin gumising. Kasi nga, may problema. So, kung umiinom ng green barley po, nakakatulong po sa sexual energy. Yung mga wala, I'm rated SPG, sorry. May mga bagets pala dito. Awareness na lang. Kasi po, pag-aaralan niyo din naman yan sa tamang panahon. Awareness. Oh, pasintabi sa mga bata. Diyos ko. Improves stamina. Kasi syempre, endurance boosting kasi. Yung green barley natin. So, kapag ikaw yung minum, parang ang pakiramdam mo, lagi kang malakas. Yes. 10 years younger. Yes. Wala niyo po, ilan taon na ako? Ikaw, brother, ilan taon na ako? 38. Ano? Yung mga kakawala, bigyan ko isang bote. Sino po? Ilan po? 36. Oh, 36. Parang ang tanda ko na, pagod lang. 32. Mali, wala ko isang bote. 10 years younger nga eh. 10 years younger nga eh. Oh, wala pa, mali. 31 po ako. Meaning, yung produkto natin, not literally yung itsura mo yung babata ha. Kaya lang magre-reflect yun kapag yung healthy yung cells mo. Kapag healthy yung inside mo, mag-a-appear yan outside. Okay po? Kung matagal ka na uminom ng green barley, yung cell mo yung natutulungan bumata. Pag healthy yung cell mo, healthy yung skin mo, healthy yung body mo. Okay po? Malinaw? Yeah. Malinaw po. Naintindihan. Yan. Ayan. Ito po yung 5 product natin. Green Barley Tropical. Ito yung ating flagship product. Herbal drink mixed with dragon fruit. Costa Rica Pitaya. Herbal Fruit Punch. Glow Barley. And Glow Light and Fit. Lahat po yan ay produkto ng Herbal International Corporation. Ayan. Idagdag natin yung Chia Fruit Punch Forte with L-carnitine. Ang ingredients niya po is chia with chia seeds. Okay. Ano yung nagagawa ng chia sa katawan? Yung chia po kasi, nakakapag-promote po yan ng heart health. Di ba ang green barley ganun din? Mayroon tayong health claim when it comes to reduction of risk sa coronary heart disease. Kung sasamahan pa siya ng chia, additional po sa heart health po natin. Bukod lang dun sa mga broken hearted ha. Ibang usapan nun.
increases metabolism, stabilizes blood sugar, improves muscle and concentration. Kaya napakaganda po ng chia seeds sa mga nag-gym, nagsusumba, nag-exercise, the best po, ito po yung i-recommend nyo. Meron din siyang anti-inflammatory, weight loss, pwede rin po siyang pagpapayat, increase stamina and fatigue, yan, improves muscle and endurance. Yun po yung naitutulong ng chia sa katawan natin. Kung kilala nyo si Lysis Soberano at Ann Curtis, ang ginagawa nila sa chia seeds, binababad. Overnight, yun yung kakainan nila ng breakfast. Pansin nyo ang maganda ng katawan. Yan po magagawa ng chia. Plus, active pa sila sa mga exercises. Yan, yan po yung chia. Then yung pangatlo po is dragon fruit or Costa Rica pitaya. Ang ginagawa po ng dragon fruit sa katawan natin, pag sinabing high in fiber, yan po yung magandang magtunaw sa sikmura mo, sa cola natin. Meron pa yung mga customer na constipated, hirap dumumi, mas maganda, i-recommend nyo po ito. Dragon fruit. Natural source of antioxidant, arthritis, helps alleviate arthritis. Kasi po, ang dragon fruit, pansin nyo, matubig siya. Pag kinain mo yung prutas, tayo po, yung dragon fruit natin, 10 na extract, 10 pieces na extract po ng dragon fruit. Kung magkano yung dragon fruit, ang mahal. Sa atin po, 75 lang. Plus, with green barley pa. Okay. Good for the heart, helps fight asthma. Gold mines of vitamins and minerals, helps regulate diabetes, helps fight aging, weight management, and aids in treatment of acne. Yung alam niyo po yung mga face minsan natin, maraming acne. Pwede niyo po itong gawing facial, pang facial niyo. Pwede po, hindi po kailangan gawin kahit matamis. Kasi stevia po yung ginagamit natin na pang matamis po nila. Next natin is glow barley, the beauty drink. Ito po yung mga ingredients, tingnan niyo po mabuti. Kaya sobrang ganda po ng glow barley natin. Meron siyang green barley, glutathione, collagen, lemon powder, vitamin C, calamansi powder. Lahat po ng ingredients ng pampaputi nasa kanya na. So, yung glutathione po, ang domino effect niya is puputi ka kasi naka-cleanse yung liver mo. Yun yung purpose ng glutathione. Plus collagen, additional vitamins ng skin mo. Yung lemon powder kasi, given rin, nakakatulong talaga sa whitening yan. Plus vitamin C and calamansi powder. Yan. Glow light and fit natin, slimming drink. Green barley, densilium has, lemon grass, garcinia cambogia, green tea extract, L-carnitine. Yung L-carnitine po, siya yung nagbe-burn ng fats. Okay po? Kung may napapansin po kayo sa chan nyo, na kahit anong konti ng kain mo, hindi siya nawawala. Pero po, alam niyo bakit? Ang tawag po kasi dyan, visceral fats. Hindi siya basta-basta natutunaw sa simpleng hindi mo lang pagkain. Kailangan mo dyan, L-carnitine, tsaka ito, itong tatlo na to. Eh, good news kasi, nandito na siya sa isang product na to. So, mahihel ma-burn yung fats nyo dito. Kahit ano exercise mo, hindi pa rin matanggal. Kailangan mo yan. Para yung excess fats sa katawan mo, matanggal. Ayan po. Kaya yung glow barley natin, hindi lang siya pampapayat, may health benefit din po siya. Yan. All in all, ito po yung ating limang product. And most importantly, ito po, tandaan nyo ha, kapag bibili po kayo ng produkto, kahit anong product yan, importante, na-rehistrado sa lahat ng sangay ng gobyerno. Dapat merong DDI, Securities and Exchange Commission, may halal at may FDA. Pag po walang ganyan yung isang produkto, matakot po kayo. Huwag na huwag po kayong bibili doon. Okay po? At kung hindi naman nila kaya ipaliwanag, explain yung produkto, huwag din kayong bibili. Kasi nagsisales talk lang yun. Tayo po real talk. Lahat ng legalities na meron tayo, kaya i-provide ng ating kumpanya. Okay ba yun? Yes! Kalino po? Yes! Yes! Ito pa! License to operate. Ibig sabihin to po yan, pangitulot na mag-operate yung isang kumpanya and certificate of registration. Lahat po tayo meron. Legal o sobrang legal? Sobrang legal. Tapos, nagbabayad po tayo ng tax. Napakalaki po ng tax na binabayaran ng kumpanya natin dito sa pinatatayon po natin. Questions? Naiintindihan? Yes!
Malinaw? Yes. Okay, ganito, pag-usapan natin yung katawan natin. Ngayon, dahil umiinom ka ng green barley, lahat ba nakapag-take na, nakakain na? Or marami pang hindi? May pre-taste naman po tayo, okay, magkalala. Ngayon, ito yung human or yung katawan mo. Dahil nag-take ka ng green barley, isusupply niya yung sapat na nutrients na kailangan ng katawan mo from vitamin A to zinc in a natural way. Okay, magkaiba kasi yung di ba mayroong complete from A to zinc. Kaya lang synthetic yun. Ito po, natural. From vitamin A to zinc na natural. Okay, next, yung tubig. Okay, yung tubig po ng green barley. Ito, di ba powder tayo? Powder form. Gatas na pinatuyo. Ang tawag po doon, cold process. Okay. Pag nalagyan mo na siya ng tubig, siya po ay nagiging alkaline base. Ang pinakamagandang tubig po sa buong mundo is alkaline. Pag sinabing alkaline po, siya yung pangontra sa acid or acid neutralizer. So, yung green barley natin, pag nalagyan na siya ng tubig, alkaline base na siya. Malinaw? So, kung may mga kliyente kayo, ay ma'am, ina-acid ako. O, the best, yung green barley natin. Ang ngontra sa acidity. Yan. Pangatlo, yung oxygen. Green barley prevents oxidation. Yung oxidation na tinatawag, yan yung sumisira sa cell mo. Dahil may green barley ka na sa katawan, magpe-prevents na yung oxidation. So, anong mangyayari? Meron pa rin naman toxins, tama? Hindi kasi agad nawawala yan eh. Yung toxins na nagiging free radicals, siya po yung umaatake kanina sa cell natin. Kaya lang, dahil may green barley ka sa katawan, nape-prevent po yan. Yung oxidation na tinatawag. Imbis na atakihin yung cell mo, yung antioxidant na. Pansin niyo po, kanina ko pa sinasabi yung antioxidant. Siya po kasi yung nagbablock ng mga sakit na papasok sa katawan. Antioxidant. Okay, imbis na dumirekta sa cell ng katawan mo, dun siya dedirekta. Dahil meron ka ng antioxidant, mabablock na yung paparating na sakit. Yan po yung tinatawag na prevention is better than cure. Ang gagamitin mo pong, ang kailangan mo po para ma-prevent yun is antioxidant. Pagtaas ng antioxidant level ng isang produkto, pagtaas ng effectiveness niya. Okay, kaya kung mapapansin niyo po ito, may nakalagay, pakibasa po. ORAC value. Familiar? O naririnig nyo lang palagi dito sa Health World, yung ORAC. Okay, yung ORAC na tinatawag is Oxygen Radical Absorbance Capacity. Kapag mataas yung ORAC value ng isang produkto, sobrang taas ng antioxidant niya. So tayo po, yung green barley natin, mayroong 25,500 ORAC units. Again, pag may nakita kayo po ito, tanong nyo, ilan ng ORAC units yan? O baka hindi siya masagot. Kasi hindi alam yung ORAC. ORAC yung sasakit. Okay. Ito, pagkandaan nyo po ito. Ang ORAC units natin is 25,500. Mataas, sobrang taas. Ang requirements lang na katawan natin, siguro more or less, yung putal lang eh, pero sobrang taas ang antioxidant natin. Meaning, antioxidant is anti-cancer, anti-ulcer, anti-diabetes, anti sa lahat ng sakit. Yan po yun, yung ORAC natin. So, malino po, kapag healthy na yung human system mo, syempre, dyan na, hindi na basta-basta makakapasok yung mga free radicals, yung toxins, at yung mga chemicals. Nabablock na siya. So, therefore, yung katawan mo is magiging healthy. Okay? Malinaw? Yes. Hindi lang natin pinopromote yung green barley para mabenta. Alam niyo po kung bakit? Ang green barley po kailangan na ng katawan niyo. Maniwala kayo. Sa ayaw at sa gusto niyo, kailangan na ng katawan. Hindi lang para, pag may nag-alok sa inyo ng green barley, ibig sabihin, nag-o-offer siya ng opportunity para makaiwas ka sa sakit. And nag-o-offer siya ng opportunity na pwede kang maging healthy and wealthy with health well. Okay ba yun? Yes! 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 So therefore,
Ano yung gusto nyo? Iinom ka nang may sakit na o iinom ka nang wala pang sakit? Iinom nang walang sakit. O kung mapapansin niyo po ako, ang bata ako, meron na involved ako sa handball. 24 years old ako, nagsimula ako mag-handball. Bakit? Ayaw ko naman ng sending. Nung una, wala naman akong sakit. Sino dito may sakit ulit? Ask ko kami. Kasi ma'am, dealer na po kaya. Congratulations. Wala ka na. Wala po akong sakit. Malinaw, linawi ko, wala po akong sakit. Kaya lang, gusto ko yung prevention. Kasi at the end of the day, hindi ka rin naman masaya kahit marami kang pera, may sakit ka. May maganda ka sasakyan, pero may sakit ka. Masaya ka pa. Meron kang passport, hindi mo magamit kasi hindi ka magalaman. So, importante yung health. Sobrang importante. So, there's no price to pay for your health. You can pay now to stay healthy or pay later to relieve pain and suffering. Alin po yung gusto nyo? Pay now or pay later? Pay now. Okay po, maninigil po ako. Bayan. Okay. Question sa produkto. Wala. Ibig sabihin nyo, naiintindihan nyo or wala kayo naiintindihan? Naiintindihan, malinaw. So yun. Ito po, meron na din tayo. Pang-international package po natin, nakasashape ng ating tatlong variants ng ating Health Club Green Barley. Yan. Then, like and follow, share nyo po sa ating Health Club.